Isang magandang umaga po sa inyo pong lahat. Happy Vesper po mga kapatid. Ito po ang ating devotional. Ang iyong umaga, Discipleship Ministry, tatanggap tayo ng kapangyarihan. At ngayon po ay 12 na bukas, so August 11, 2023 po ngayon. At ang ating pinaka-topic ngayon ang manunulat, paglalathala ayon sa utos ng Diyos. At atin po mababasa ito, ang ating pinakakitek sa Apokalipsis 21 verse 5. Yan. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami nagpapasalamat sa umaga na ito na kami po inyong ginising at hindi pinabayaan at inyo po kami patuloy na binibigyan ng karunungan nagmumula sa inyo. Amin pong dalangin o Diyos ang amin pong pag-aaral. Tulungan niyo po kami na amin po may apply ito sa aming buhay at lahat po ng aming mababasa. Bigyan niyo po kami ng insights, O Lord. At syempre dito sa Apokalipsis 21 verse 5, gabayan niyo po nawa kami, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sabi diyan, sabi 21 verse 5. Yeah, para medyo hindi tayo mukhang maliit. Sabi po dito, 21 verse 5 mga kapatid. At sinabi sa trono, sinabi na nakaupo sa trono, masdan ninyo, ginagawa akong bago ang lahat ng mga bagay. Sinabi rin niya, isulat mo sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. Ano po yung mga salitang tapat at tunay? 21 verse 4, sabi ng banal na kasulatan, sabi ng ating Panginoong Diyos sa pamagitan ni John, at papawiin ng ating Panginoon ang mga luha sa mga mata at hindi na magkakaroon pa ng kamatayan o ng dalamhati man. Yan. Kaya sabi dito, sabi ng Panginoong Diyos, isulat mo sapagkat ang salitang ito ay tapat at tunay. Kaya po nakikiramay tayo sa buong Mariano family na nalibing na rin ang kanilang mahal sa buhay. Yeah, si Tatay David Mariano Sr. Yeah. So nakikiramay tayo at panghawakan natin itong pangako ng Panginoon sa 21 verse 4 din. No? Na wala ng kamatayan, ang luha ay papawiin. Ang sabi ng Panginoon, tapat at tunay ang kanya pong mga sinabi. Yan. Sabi po dito, sa comment dito sa ating tatanggap tayo ng kapangyarihan sa ating devotional sa Review and Herald May 25, 1905, so matagal na, no? Hindi nang galing kay Sister White ang mga aklat na ito. Naglalaman ang mga ito ng tagubiling ibinigay ng Diyos sa kanya sa panahon ng kanyang paglilingkod. Taglay ng mga ito ang mahalaga at umaaliw na liwanag na mabiyayang ibinigay ng Diyos sa kanyang lingkod upang ibahagi sa sanlibutan. So ito'y hindi galing kay Mrs. White Plano. Ito'y galing sa ating Panginoong Diyos. Kahit naman yung Bible ay hindi galing sa mga apostol, kundi galing sa ating Panginoong Diyos na kailangan ibahagi sa maraming mga sa buong mundo, sa buong sanlibutan. Maraming mga tao ang makabasa nito. Mula sa pahinang ito, sinilag ang liwanag nito sa mga puso ng mga lalaki at babae na aakay sa kanila sa tagapagligtas. So ano yung purpose noong ng writings na ito, mga kapatid? Ang purpose ay para umakay sa tagapagligtas, hindi para itaas ang kung sinong tao, di ba? Di ba kapag ka mayroong nailalathala, sino po ang naitataas? Yung author, yung tao mismo. Pero dito, ang dapat na maitaas, walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos, ang tunay na author. Yan, na ang mga babae at lalaki ay mailapit sa ating Panginoong Diyos. Ipinahayag ng Panginoon na ang mga aklat na ito ay dapat ikalat sa buong sanlibutan. May katotohanan sa mga ito na sa mga tatanggap ay isang samyo ng buhay, tungo sa buhay. Ang mga ito ay tahimik na mga saksi para sa Diyos. So, yung po mga aklat na ito, katulad ng The Great Controversy, na yung ibang mga aklat patungkol sa ating Panginoong Diyos, no, Desire of Ages, Patriarchs and Prophets, ito po yung mga silent, ito po yung silent messenger. Yan. Dahil mismo magbabasa yung tao. Pero meron namang vocal messenger. Siyempre, merong hindi
maabot ng maingay na mensahe. Yung iba naman maabot ng tahimik na pagbiminsahe. So, iba-iba mga kapatid. Iba-ibang paraan ang ating Panginoong Diyos ang ginagamit. So, dito po, ang mga lathala ay mga silent messenger. Ah, yan po mga kapatid. Ano? At pwede rin natin i-download ito sa ating pong application sa cellphone at saka sa computer. Pero kung gusto natin hard copy, eh, bibili lang tayo, di ba? Pero yun, ang purpose para ang tao ay malapit sa ating Panginoong Diyos. At sabi nga doon sa isang writings din, kung naiintindihan na natin yung Bible, yung banal na kasulatan, hindi na natin kailangan yung mga aklat na yun, di ba? Kasi naiintindihan na natin yung Bible. Dahil kapag binasa mo kasi yun, ibinabalik ka lang din sa pagbabasa Bible. Binabalik ka sa ating Panginoong Diyos. Yan. Ay doon mas pinaliliwanag lang na para maintindihan na mahusay. Pero ang purpose, mailapit sa ating Panginoong Diyos, maibalik sa pagbabasa sa banal na kasulatan. Sabi dito, noon ang mga ito ang naging instrumento sa kanyang mga kamay upang kilusin at baguhin ang maraming mga kaluluwa. Maraming nagbasa nito nang may pananabik na pag-asa at pagbabasa ng mga ito. Yan. Ay naakay na makita ang pagiging epektibo ng pagtubos ni Kristo at magtiwala sa kapangyarihan nito. So marami ang mga naghahanap ng pag-asa noong unang panahon na nabasa ito at nagkaroon sila ng pag-asa galing sa atin pong Panginoong Diyos. Sabi pa, naakay silang italaga ang pangangalaga ng kanilang kaluluwa sa kanilang manlilika, ang sabi diyan, na naghihintay at umaasa sa pagdating ng tagapagligtas upang dalhin ang kanyang mga minamahal sa kanilang walang hanggang tahanan. So yung nilalaman din pala ng writings ni Mrs. White ay tungkol sa pagdating ng ating Panginoon. Pero walang date, mga kapatid. Ito pong tatanggap tayo ng kapangyarihan. Right? Sulat din ni Mrs. White na ilalapit tayo sa ating Panginoon. So yung purpose ay para ang tao. So katulad niyan, yung ating mga ginagawang mga pamphlets, di ba? Ang purpose noon ay para ang mga tao makaalam ng katotohanan. So yung mga video na kinikreate natin para ang tao ay mahanap ang katotohanan, makita ang ating Panginoong Diyos. Sabi dito, sa darating na panahon, bibigyang linaw ng mga aklat na ito ang ebanghelyo sa karamihan na naghahayag sa kanila ng daan ng kaligtasan. So ito po'y dapat na maipakalat sa buong sanlibutan itong silent messenger na ito upang ang mga tao ay makaalam ng kaligtasan, ng daan ng kaligtasan. At sino yung daan ng kaligtasan? Sabi sa 14:6 ng John. Oh, sabi ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Ang sino mang nanampalataya sa akin, ano? Sabi diyan, ano? Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So walang ibang kaligtasan, walang ibang daan ng kaligtasan kundi si Jesus Christ lamang ang pananampalataya natin. Manampalataya tayo sa ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Nagpadala ang Panginoon sa kanyang bayan ng maraming talibingin. Salita sa salita. Utos sa utos. Kaunti rito at kaunti doon. May ngayas. Kakaunting sumunod ang ibinibigay sa Biblia at nagbigay ang Panginoon ng maliit na liwanag para mag-akay sa mga lalaki at babae tungo sa dakilang liwanag. So nakita niyo po dito yung word na maliit na liwanag. O, yung tinatawag na lesser light para akayin ang mga tao sa greater light. Yan po mga kapatid ko. No? Talagang maingay. So, no? Wait lang po. So yung po nga lesser light, katulad yan ng isang sulo, di ba? Yung sulo, yung kandila o yung gasera na habang kayo naglalakad sa madilim na gubat o yung torch, daladala nyo yun. Tawag dito, inaakay tayo papunta doon sa greater light o doon sa bayan na mas maraming liwanag, di ba?
Ganun yun eh. Halimbawa, kayo nag-hiking, may dala kayong flashlight, yun yung lesser light. Yun yung nag-aakay sa atin papunta sa greater light. Yun, para makababa tayo ng bundok papunta doon sa maraming ilaw. Na hindi mo na, pag nakarating ka na doon sa maraming ilaw, hindi mo na kailangan yung flashlight kasi napakaliwanag na sa bayan. So, ganun po yung pong writings ni Mrs. White. Yan po yung lesser light at yung greater light ay ang banal na kasulatan. Ang Panginoong Diyos. So, yan para maintindihan po natin. Kaya sinasabi sa writings ni Mrs. White na kahit pag naintindihan na ang greater light, hindi na kailangan ng lesser light. Yun po, no? Kapag kami nag-hiking yan sa bundok, talagang kinakailangan mo yung lesser light o yung flashlight para makababa ka. Kasi madilim eh. Hanggang sa makarating ka sa maliwanag na lugar, yung greater light, di ba? O kapag nakarating ka na doon, kailangan po ba yung lesser light, yung ilaw, yung flashlight mo, hindi na, papatayin mo na. So yung kandila, papatayin mo na rin. O kapag brown out, di ba, kailangan mo lesser light, yung gasera, o ano pa man ang, ngayon kasi, hindi na nauuso yung gasera, ano na, solar na ngayon. Kahit mag brown out, may ilaw pa rin, solar na. So ganyan po mga kapatid ko, no? Yan po yung gawain noong pong writings ni Mrs. White, lesser light. At ang greater light ay ang banal na kasulatan. So ibinabalik lang tayo sa Biblia. No? Kaya sabi ko, kung naintindihan natin yung Bible, naunawaan natin yung salita ng Panginoong Diyos na hindi tayo naguguluhan, hindi na natin kailangan yung lesser light. Yan po, ganyan po yung mga kapatid ko. Pero hanggat hindi natin naunawaan at may agam-agam tayo sa ating isipan, kailangan natin yung lesser light para maakay tayo sa mas malaking liwanag, ang banal na kasulatan. So, gaano kalaki ang ikabubuti na magagawa kung ang mga aklat na naglalaman ng liwanag ay binabasa na may pagsisikap na maisagawa ang mga prinsipyong nilalaman nito. So, hindi po ito utos kundi principles, mga prinsipyo, mga kapatid. No, kapag ka naisagawa yung mga prinsipyo na ito, maaakay tayo papunta sa banal na kasulatan. So hindi pa rin ito kuwaan ng doktrina kundi ano yung mga principles nito. Maaakay tayo sa ating Panginoong Diyos. O magkakaroon ng 1,000 beses masigit na pagbabantay, 1,000 ulit na masigit na pagtanggi sa sarili at matatag na pagsisikap at marami pa mula ngayon ay makikipagbunyi sa liwanag ng kasalukuyang katotohanan. So kapag ka ating nalaman din ang katotohanan, mga kapatid, the more na nalaman natin yung katotohanan, the more na itatanggi natin yung ating sarili. Anong ibig sabihin, mga kapatid? Sa akin na nakakarating, the more na nalalaman mo o the more na marami kang nabasa sa Biblia, the more na nagiging mapagkumbaba ka. The more na natutunaw yung pride mo. The more na ikaw ay nagiging mapagkumbaba sa harapan ng Panginoon at ng mga tao, kung the more na nalaman mo yung katotohanan. Yan po yung sa akin, ano? The more na ating nakikilala ang ating Panginoon, the more na nakikilala natin ang katotohanan, dapat the more na tayo nagpapakumbaba. So isa lang ang ibig sabihin, kung ikaw ay nagsasabi na nasa katotohanan, pagkatapos mapagmataas ka pa rin, ikaw ay mapagmalaki pa rin, hindi mo nalaman ang katotohanan. Yun ang ibig sabihin, no? Kung ikaw ay ma-pride pa rin at iniisip mo ang iyong sarili, hindi mo nalaman ang katotohanan, kundi ibang katuruan yung nalaman mo. Dahil ang tunay na nakakaalam ng katotohanan, ang tunay na napakalapit sa ating Panginoon ay mapagkumbaba. Itinatanggi yung sarili, naaalis yung pride, naaalis yung self-interest, kundi ang interest ay sa ating pong Panginoong Diyos. Mga kapatid ko, gumawang masikap na maikalat ang mga aklat na ito. Yan ang panawagan sa atin. Ilagay ang inyong mga puso sa gawain ito, lalo na yung aklat na Steps to Christ. At ang pagpapala ng Diyos ay isa sa inyo. Humayo sa pananampalataya na nananalangin. Ihanda ng Diyos ang mga pusong tumanggap sa liwanag. Yan po, mga kapatid. Ano po ang dapat na gawin? Humayo sa pananampalataya. Nananalangin ihanda ng Diyos ang pusong tumanggap sa liwanag. Yan po mga kapatid ang ating dalangin. So ito pong ating pong pinaka-devotional nakasentro sa paghayo na maibahagi ang mabuting balita. Itong mga silent messenger, maganda rin na madala sa mga tahanan. Kasi lesser light eh.
So ibig sabihin, hindi agad biglaan, unti-unting liwanag na makakamtan nila hanggang sa hanapin nila ang greater light. Maraming ganyang conversion na una muna nababasa nila yung banal na kasulatan, yung pong mga aklat na ito, yung lesser light, hanggang sa mahanap nila ang katotohanan. So ganyan po, kailangan natin yan. No? Kasi halimbawa, nandun ka sa bundok, masyadong madilim, hindi po kailangan, hindi pa abot doon ng greater light. Di ba? Sobrang madilim. O kung kayo ay nasa isang lugar na wala talaga nakakaabot na pastor, walang ano, busy ka talaga, marami ang mga taong puro kadiliman yung lugar. Ibig sabihin, walang katotohanan nakakaabot doon. Kinakailangan doon ng lesser light, ng aklat, ng silent messenger. May mga tahanan na gano'n, hindi nagpapapasok ng ibang tao, hindi nagpapapasok ng mga ngaral. Kahit ipanalangin mo, hindi pwede. Meron diyan, no, kagabi, na ikwento nila, talagang ano, high official siya ng municipio. Hindi, kahit ipanalangin mo, ayaw. So ang pwede doon ay yung silent messenger. No, mabigyan siya ng aklat, pero hindi basta bigay, na parang aakayin mo siya. Kailangan itaon mo sa birthday niya. Dahil sa panahon ng birthday niya, dun siya tumatanggap ng regalo. At mas ma-appreciate niya yung regalo mo na yun. Yung aklat na yun. O, tulad Steps to Christ na i-ano bigay mo. E, presentable naman yung mga aklat natin kasi yan ay pang ilit mga kapatid. Yung ating mga book. So, magagawa mo yun. Yun yan. Regalo. O, birthday gift. At yung lesser light na yun, kung mababasa niya, aakayin siya nito patungo sa greater light. Walang iba kundi ang Bible, ang ating Panginoong Diyos. So sabi nito, maging kaaya-aya at kagalang-galang. Ipakita sa pamamagitan ng hindi nababagong kurso na kayo ang mga tunay na Kristiyano. So yan na naman tayo mga kapatid, itong appeal. Maging kaaya-aya at kagalang-galang ang bawat isa sa atin. Ano po yung kurso? Hindi nababagong kurso, hindi natatapos na kurso ng mga Kristiyano? Yung pong kurso na matuto sa ating Panginoon. Lumakad at gumawa sa liwanag ng langit at magiging daan ng matuwid ang iyong daan na lalong magliliwanag hanggang sa katanghaliang tapat. So makikita nyo dito, nakita ko napakaganda nito, magiging daan ng matuwid ang iyong daan. Ibig sabihin, susundan ng ibang mga tao ang iyong nilakaran. Kasi ikay nagpapahayag ng katotohanan eh. Diba? Yung steps mo ay tutularan din ng mga tao na ganun din ang kanila maging steps. Maakay sila sa katotohanan, no, mga kapatid. So sa buhay natin, ma-apply natin yung mga katuruan na ito ng banal na kasulatan, ma-apply natin itong mga katuruan dito po sa writings ni Mrs. White upang yung daan natin maging daan din ng iba. Kasi ang sinusundan natin, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Di ba? Ang daan ng nilakaran ni Jesus Christ na sinusundan natin, yun yung daan ng matuwid. Yung dinaanan ni Jesus. No, hindi yung dating daan, kundi itong daan ng ating Panginoon. Di ba nakalagay naman sa Job yun, yung dating daan na nilakaran ng masamang tao, huwag dapat doon dumaan, kundi dumaan sa lakad ng ating Panginoon. At yung lakad din natin, susundan din ng iba. Di ba? Parang pila yan eh. Sa hiking, ganun. Yung, kung ikaw ay nahuhuli, ang susundan mo, hindi yung nauna. Ang susundan mo, yung nasa harapan mo. Isa paglalakad sa bundok, pila-pila kasi yan. No? Ang susundan mo, yung nasa harapan mo lang. Yung nasa unahan mo, hindi mo na masusundan yung nangunguna kasi napakalayo nun. So ang ating Panginoon, hindi agad masusundan ng maraming mga tao. Nasa langit eh. At saka, mahirap pang mabasa agad ang tungkol sa ating Panginoon. Ang masusundan niya ngayon, ikaw mismo nakaharap niya. Na nag-proclaim na ikaw ay isang Kristiyano, na ikaw isang mananampalataya, ikaw yung susundan noong pinapangaralan mo. Di ba? Kaya tiyakin natin na yung nilalakaran natin matuwid at sinusunod natin si Jesus na isasabuhay natin yung mga katotohanan. Kasi kung hindi, maliligaw din yung sumusunod sa atin. Ganun po mga kapatid ko. No? Sa matter na dapat natin pagandahin ang katotohanan sa pamamagitan ng ating karakter. Kasi kung saan tayo naroroon, nagpahayag tayo ng mananampalataya, pinagmamasdan, inoobserbahan tayo ng mga taong nakapaligid sa atin, ito bang tao na ito nagbago ng karakter? Ito bang tao na ito dapat bang sundan namin at maakay kami tungo sa ating Panginoon? Kung pong makita nila yung karakter natin, eh pareho lang ng karakter nila
bakit ba sila susunod sa iyo? Parehas lang naman kayo ng ugali, di ba? Parehas lang naman kayo ng kabutihan o kabaitan. So dapat may iba sa atin. Merong iba dapat sa atin. At yung iba na yun ay yung po karakter ng ating Panginoon na mabuhay sa puso natin. O, kaya po dito sa ating pong pinaka key text sa Apokalipsis 21 verse 5, masdan ninyo, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. Kung kayang gawing bago ng Panginoong Diyos ang lahat ng bagay, kaya niya rin gawing bago ang ating mga karakter. Kaya niya rin gawing bago ang ating pag-uugali kung ating isusuko ito sa ating Panginoon. Isulat mo, sabi kay John, sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. Kasi nga po itong Apokalipsis 21 verse 5 ay pagkatapos ito ng Apokalipsis 20, of course, na doon sa Apokalipsis 20, sinunog ng ating Panginoon si Satanas at mga anghel niya at mga tagasunod niyang mga tao. At dito sa 21 ay pinapahayag ang bagong langit at bagong lupa. Ayan, bagong buhay na dito wala ng kamatayan. At ito'y sa pampagitan ng biyaya at kapangyarihan ng ating pong Panginoong Diyos. Kaya po mga kapatid, ano, ano man ang meron tayo, ano man ang meron tayong aklat sa ating bahay na hindi natin binabasa, pwede nating ipamahagi ito. Ibigay natin ito sa ating mga kakilala na special naman na pagbibigay. Hindi parang dyaryo, o sige, oh, basahin mo na. Tapos na akong basahin. Special naman na pagbibigay, lalo na kung special yung person na yun. Diba? Oh. Yun ay lesser light, mga kapatid, para maakay sila sa greater light, sa banal na kasulatan. So, may mga tumatanggi talaga sa lesser light. Dati nun, may binigyan ako, professor ko, binigyan ko siya ng cooking smart na tayo. Basta tungkol sa health. Basta sa tungkol sa cooking, sa cooking kasi may mga verse din doon. May mga payo tungkol sa spiritual. Hindi niya tinanggap. Kasi meron na daw siya nun. Siguro iba yung relihiyon niya. Anya, relihiyon niya kasi nun INC. Ayaw tumanggap ng ibang aral. May mga ganun tao talaga. So, pagkaayaw, edi sa iba naman. No pressure, di ba? No pressure. Sa paglilingkod natin sa Panginoon, no pressure. Hindi dapat tayo mapapagod sa paglilingkod sa Panginoon sa pagbabahagi ng mabuting balita. Kasi kasama natin ang Panginoon eh. Yung trabaho ng Panginoong Diyos, ang trabaho po ng Banal Espiritu, i-convert na ang puso ng mga tao. Hindi natin trabaho yung i-convert sila. Ang trabaho natin ay ibahagi yung katotohanan. So yan lang po, para magaanan tayo. Minsan dati, napipressure ako na mangaral eh, kasi nasa isip ko, kailangan itong pinangaralan ko, mabinyagan din ito. So yun yung nasa isip ko eh. Dapat itong tao na ito, mag-adventist din ito. So which is, hindi ko naman yun na yun yung trabaho ko. Na-pressure lang ako. Trabaho pala yun ng banal na espiritu ng ating Panginoong Diyos. Ang ating trabaho lang ay ibahagi. Pagkatapos nun, pag-pray natin sila, ang Panginoon ang bahalang gumawa sa puso't isipan nila. Di ba? Oh. No pressure. Para di tayo mag-pressure, relax lang. Masaya lang. Di ba? Tuloy-tuloy lang sa gawain, mga kapatid. So, ito yung utos ng ating Panginoon. Dapat nasundin ng bawat isa sa atin. At syempre, number one, huwag nating kalilimutan ang isa sa mga lesser light na nakita ko bukod sa mga aklat, eh yung karakter natin, yung buhay natin, lesser light yan. Kung yung buhay natin nakasunod sa buhay ng ating Panginoong Jesus, kung nai-apply natin yung mga katotohanan sa Biblia, nagiging lesser light yung buhay natin na sinusundan ng mga tao para maakay sila sa greater light sa ating Panginoong Diyos. Di ba? Oh, kaya po mga kapatid, ano, sindihan natin ang munti nating ilawan. Tayo yung lesser light. So, huwag nating patayin sa madilim na sanlibutan na ito, na ang sanlibutan na ito ay papanaw. Ano? Oh, papanaw na, papangit na itong sanlibutan na ito. Tayo yung lesser light. Sikapin natin na makita tayo ng mga ibang mga tao mula sa kadiliman. So salamat po sa inyong pakikinig. Happy Vesper po sa inyo pong lahat. Tayo ngayon ay mananalangin ang inyo pong mga prayer requests ay atin pong isasama sa panalangin yan. Salamat po sa mga pakikiisa sa panalangin, mga kapatid, dati mga prayer warriors. At ipapangunahan tayo muli ni Brother Melvin. Pero bago yon, pakinggan po muna natin ulit itong awit, papuri sa ating pong Panginoong Diyos. God bless po sa inyo pong lahat, mga kapatid ko. Tamang banal ang mga pangyarihan sa lahat.
Muli kami nagpapasalamat sa umaga nito. Kaya ibinigay niyo ng pagkakataon na makapakinig ulit ng lesson sa umaga na ito patungkol sa mga lesser light na ito, mga mabasahin na aming ginagamit upang ibahagi sa iba kung saan sila ay maaaring makakita ng liwanag at magpatuloy sa mas malaking liwanag. Salamat po sa mga sulat na ito na maaari namin magamit upang kami ay patuloy na mapalapit po sa inyo. Kaya hindi naman ang iba pa namin makakap. Salamat po. Alam namin na maraming paraan para kayo ay mapanatili namin sa aming puso at kami ay mapanatili namin kayo bilang aming kapagligtas sa aming puso at isipan. Napatuloy na kami maging aktif sa gawain, patuloy kami makisangkot sa gawain, patuloy kami nakakunek po sa inyo sa ganun ang aming patuloy na babago na aming karakter ay lumago hanggang sa kami patuloy na naghihintay sa lalapit ninyo ulit. Salamat po Ama sa lahat ng aral sa bawat umaga, ramdam po namin. Sa pagganito na is po namin isama sa panalangin na una ang mga anak po ni Ate Rebby at ng kanyang mga pamilya na pambalik po ngayon sa Canada sa pinapunta travel. Ingatan po sila sa daan ni Leo saan makapamakan parating po sila naligtas sa ay doon sa kanya. Hindi din aming sinasama sa panalangin niyo anak ni Sister Sister Gemma Velasquez na maging successful ang kanyang trabaho doon sa Dubai. Ingatan po siya sa araw-araw na pumumuhay doon. Nawa ay patuloy po siya sa man o spirit na palagi pa rin siya nakakunik sa inyo kahit matayo siya sa kanilang bahay dito sa Pilipinas. At ang kanyang trabaho ay muli na pagpalain. Kung siya ay maging papapalag din naman sa iba at ang kanyang kalusugan. Ngayon din ang mga kanyang pamilya na narito sa Pilipinas ay samahan niyo rin po. Araw po buhay sa pangunguna ni Sister Gemma sa kanilang pamilya. Siya po ay samahan upang siya ay maging liwanag sa kanilang bahay at hindi naman sa kanilang labas ng bahay na kanilang lasang. Tuloy po siyang gabayan sa kanyang tuloy na araw-araw ng paglago bilang isang mananampalatayang Christian sa pangalan ng Adventist Church. Amin din po sinasama sa panalangin request ni Sister Gemma Assistant din Farvera dyan sa Tabacao na kanilang pagbabahagi ng Voice of Prophecy na huwag ang kanilang mga binigyan at kanilang mga inaaralan ay patuloy na tanggapin, ipuinawa sila ng Holy Spirit kanilang mga puso hanggang matapos nila lesson ng libro na ito. Kaya nawa ang manguna sa kanilang puso at isipan na bigyan sila ng karunungan na maunawaan ilalaman itong Voice of Prophecy at bigyan sila ng karunungan na pagpili po sa inyo bilang kanilang personal at tagapagligtas. Hindi po namin nakahawak ang kanilang mga desisyon, pero alam namin na kayo ang gagawa ng paraan para siya ay maunawaan po niya itong lahat. Maraming salamat po at ganyan din namin sinasama sa panalangin ng mga kapatiran sa Tabacao. Ang bagong kapatiran, ngunit sila ay masigasig sa gawain. Patuloy niyo nawa silang bigyan ng kalusugan, pagkaloob sa kanila ang kalusug ng pangatawan, di lamang bang physical, hindi naman pang spiritual, maging matatag nawa sila sa kanilang pananampalataya palagi. At sa kanilang araw-araw ng paglago, sila ay katularan, marisan din naman ay papamakapatiran bilang isang masipag na inyong lingkod, tapat na inyong lingkod na handang sumabak sa bukarin na ayon po sa inyong mga gabayan. Maraming salamat po sa biyaya at pagpala na binibigay niyo po sa amin sa mga karunungan na ipinapaalam niyo po sa amin pang aming magamit sa aming pang-araw-araw na ministry. Kaya din sa pagpapatuloy na is namin isama sa panalangin ang mga may karamdaman panahon na ito na patuloy pa rin nagpapagaling sa kanilang mga sakit. Nais namin ilapit patuloy si Joshua La Rosa na siya po ay na-dengue. Siya po nawa ay patuloy niyong ipuwi ng pagpagaling na kamay. Bigyan po siya ng malakas na resistensya ang lubusang pagaling ay gawad po sa kanya. Kung isang maging halimbawa sa kanyang pamilya at sa kaibigan, mga kamag-anak, na inyong pangako na inyong tinupad sa kanya na siya kanyang pagpapagaling na patuloy ang kanilang mga kamag-anak na magtiwala po sa inyo at makahimok na iba pa
na kanilang mga kaibigan na nasa inyo ang pagtitiwala ay nasa inyo rin ang kagalingan kayo ang dakilang magagamot. Patuloy din namin sinasama sa panalangin ang pamangkin ni Sister Nepa Rivera sa Canada na patuloy siyang pagalingin sa kanyang karamdaman, bigyan ng kalapasan ng pangatawan at kasama ng kanyang mga pamilya. Kaya din ang pamilya ni Sister Rose Cruz Encarnada na magkaramdaman, sama din namin sila sa panalangin, patuloy na kagaling ng gawad sa kanila. Si ating Sibilia Erilia Bourbon, hindi si Brother Renato, si Romnick Francisco, Lydia Francisco, Rebecca Francisco, kasama na si Jennifer Pasqua, Precious Cabasog, si Princess Jorquina, si RC, Sister Nena, na gumaling na was ng karamdaman at makalakad na siya. Pamukanumbalik sa kanyang pagsamba, sa kanyang pagsama sa mga activity. Hindi si Tia Aning, si Tia Aurora, Sister Corazon Mina at kasama na Sister Sally Sanchez. Kasama namin sila dinadalangin sa inyo, Ama. Lahat ng kapatiran na din namin nabanggit na may mga karamdaman din. Patuloy na waigawad ng kalakasan sa kanilang araw-araw at kakalingan na nagmumula po sa inyo. Hindi lamang sa kanilang physical na pangkalusugan, hindi naman sa kanilang spiritual na pamumuhay. Patuloy sila maging matatag at nagtitiwala po sa inyo. Sa huli, nais namin isama sa panalangin ang mga kapatiran na minsan ay naging tapat at lingkod po sa inyo. Ngunit sa kabila ng pagsubok sa buhay, sila ay natangay ng kaaway. Nawala na sila ng pagtitiwala sa inyo at sila ay nagtiwala sa kanilang sarili. Nawa po sila ay ipuwi ulit ng mga banal na anghel, kaya papalit sa tamang landas, kasama namin sa paghanda sa nalapit na inyong pagdating. Maraming salamat po sa pagtinig sa aming mga panalangin. Kung lahat ay aming inihiling, ipagkaloob nyo na sa amin ayon sa inyong kalooban, hindi lang sa amin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen.